Magandang araw mga kabaro, ikaw ba ay isang kadete, aspiring seeker, aspiring officer o isang ganap ng officer sa barko? Pag-uusapan natin ang mga bagay ng navigation, seamanship at iba't ibang klase ng aspeto na pwedeng pag-aralan natin sa pagbabarko. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa... Kabaro, pag-uusapan natin ngayon yung AVCS, ECDIS, ENP, at saka yung ating digital publication. Ang alam lang natin na ang ECDIS ay may chart. At saka dati, kung wala pa yung ECDIS, meron tayong mga tinatawag na mga paper charts at saka mga publication katulad ng mga ganito. Ito, yes. Ito yung sailing direction natin na ginagamit sa barko. At dati, lahat na ito, meron itong numbers. Yan. So, yan ang indicated niya ng regions. Yan, may mga region yan siya kung ano siya nakalakip ang area kung saan ka nag-navigate. Yan, makikita nyo dyan. So, maraming libro ito kung nag-travel kayo ng worldwide. For example, nagbabahe ka ng Japan to US or going back to Europe. So, marami kang... ina-update mo siya weekly. So ito makikita nyo, mayroon siyang makikita siya may, dati ito yung ginagawa namin, no? Every week yan may dumarating na mga weekly updates, tapos i-print mo yung updates na yon. Hanap tayo dito ng sample. Kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at paki-click ang notification bell para sa mga updates katulad ng mga videos na ito. Kung makikita nyo na ito, yung papel na ito ay dinikit lang dahil po sa correction yan. Yan. So, imagine po meron kang 5 o 10 libro na i-update mo nito. So, nakaka-relate yan yung mga second mate, yung mga chief mate, lalo-lalo na yung mga tatihan natin mga officer. So, ako, naranasan ko rin ito ng isang kontrata. So, ang sinasabi ko nga is naging madali ang trabaho ng second mate ngayon or ang navigating officer ngayon dahil sa naging digitized o naging digital na yung mga lahat natin, lalo-lalo na yung sa chart natin, pati na yung sa mga publication natin. Dati, gumuguhit pa tayo sa MTM, kumukha pa tayo ng mga tracing paper o mga charted, kinugupit-gupit tapos sinidikit natin sa paper chart. Ngayon mula na yon. Dahil nga ang sabi nga nila is pinadali na nila yung ating trabaho at saka mas accurate at saka mas efficient ngayon yung mga corrections natin. So dito na ngayon lumabas yung ating ECDIS at saka nga digital publication. Dahil yung mga chart natin dati ang laki, ang kung makikita nyo sa bridge, meron tayong mga charts na malalapad at saka every area yon meron yun siya. So ngayon ang ginawa, meron tayong dalawang charts ngayon na electronic charts. Ang isa is yung ENC o itinatawag natin na vector charts, at saka yung isa is yung raster chart. Yung raster chart is like ano lang siya, scanned image lang siya mismo ng chart tapos sinigay dun sa ECDIS, kaya medyo hindi mo siya makustomize, saka limited lang yung magagamit mo siya. Parang scanned paper lang siya tapos inilagay lang siya sa ECDIS. So kaya hindi siya ginagamit mostly. Ang mostly na ginagamit natin na ENC is yung vector chart. Ang vector chart kasi is ang ginawa nila is from paper chart tapos parang kinonvert nila into a pixels images. Tapos pwede ka maglagay ng mga customized mo na mga layers at saka pwede mo tanggalin yung mga layers na hindi mo naman kailangan or mga nagka-clutter na at saka makalat na sa ating chart. So ngayon, AVCS, Admiralty Vector Chart Service. Ito ngayon yung nag-provide ng approved type ng vector charts na ginagamit natin sa ating ECDIS. Dati kung meron tayong mga patong-patong na mga charts, mga kung saan-saan ang area tayo napupunta, kung saan-saan tayo nagbabiyahe. So ang hirap ngayon mag-order sa mga agents. Antay ka pa ng mga port nyo para makakuha ka ng mga charts. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng sa atin, sa bago na ngayon, at saka sa mga latest na mga darating, is pinadala nila ngayon yung
pag-issue ng mga charts. So, nag-issue sila ngayon ng mga ganito, weekly. So, ito ay tinatawag natin na Admiralty Victor Chart Service. Ang lahat ngayon ng chart natin is nakalagay na dito. Andito na lahat sa dalawang CD na to. So, tinatawag natin ito is a base CD1 and a base CD2. So, ang laman nito ay yung lahat na ng areas natin. So, ito ang readme file nito. Kung makababasa mo ang readme file niya, yan. Hindi niya babasa. So, lang lahat naman ng laman nito ng CD na to or DVD na to is yung lahat ng mga base charts natin para sa ating ECDIS. So, ibig sabihin, kailangan lang natin ng permit para ma-i-unlock ang mga charts dito. So, hindi mo na kailangan ngayon mag-antay ng agents, hindi mo na kailangan mag-antay na dumating pa dun sa ating puerto para magkaroon tayo ng charts. At saka ang isa pa, mas pinadali nila ngayon yung updates. Kung dati, nagugupit-gupit pa tayo ng mga chartlets, nagpapa-plot pa tayo ng mga points, ng mga lahat ng mga updates na yan, mga weekly updates, pati mga temporary at saka mga kung ano-anong updates dyan. So, ang ginagawa ngayon ng sa atin is pinadali ngayon yung trabaho natin. So, ginawa, meron tayong weekly updates na ginagawa sa planning station natin, plus meron tayong CD. So, itong CD na to is binibigay ito every week. So, pag na-receive mo ito, may kasama na rin itong updates ng ating chart. Cumulative na ito. Kaya pagpasok mo ngayon ito sa GRC ECDIS mo or sa anong ECDIS mo dyan, ka-update na siya agad, kaya medyo madali na yung trabaho natin. So, dalawa yan. Meron na, dati marami ito ay naka-divide-divide siya via CD. Ngayon, ginawa nila isa DVD. Dalawa na lang siya ngayon. Base 1 at saka yung base 2 natin. So, nung natapos natin yung AVCS natin, alam na natin na yung AVCS natin is a chart. ANC na siya. At saka ito ay Victor chart. Admiralty Information Overlay. So, sa ibang barko, nagbibigay pa yun mga CD, pero pwede mo na rin yan siyang i-update sa planning station mo every week. Dito sa amin, in-update ko na siya every week, kaya hindi ko na kailangan mag-antay pa ng updates natin from services nito. In-update ko na yung AI ko every week, kaya updated na rin siya sa through email or internet, depende sa provider nyo kung ano ang nasa barko nyo ngayon. Ang next natin is yung digital publication. So, kung nakikita nyo itong book na to, no, yung hardbound copy na ito, ay nilagay nila dito. Ito. Itong CD na to, meron tayong tinatawag na ADP at saka ENP. So, ito ay laman to ay ADP. Ang ADP ay nahahati ngayon siya sa Admiralty Digital Light List. Meron na rin siyang ADRS or tinatawag natin Digital Radio Signals. At saka meron na rin siyang Total Tide. So, ang daming libro or ang daming libro na na-save natin na kinonvert na lang sa isang CD. So, ngayon, ang mas minandali pa dati, ang dati is nagbubupit-kupit pa tayo dito at saka naglalagay tayo ng ating mga files dito. Yan. So, omit, delete, tapos yan, magugupit-kupit ka nito at saka ilagay mo siya exactly doon mismo sa page, paragraph para ma-update mo siya. So, imagine again, ang dami nito, gagawin mo siya, no? So, matatambakan at saka matatambakan ka. So, ngayon, ang ginawa nila is ito na lang. So, more updates pa sa mga sumusunod ng mga taon. Pero ngayon, currently ito ang ginagamit natin, yung Admiralty Digital Publication at saka ENP. So, buksan natin. CD lang din siya, normal DVD lang siya. So, ang laman nito is ang Admiralty Digital Light Disc, Admiralty Digital Radio Signals. Ang Admiralty Radio Signals naman ay nahati naman sa tatlo. Ito ay ADRS 1345, ADRS 2, at saka ADRS 6. So, makikita nyo sa screen kung ano ang mga difference dito sa mga ADRs na to. Dito mismo makikita nyo kung ano ang laman yan. Tapos meron na rin itong total tide. Tapos itong Admiralty E-Nautical Publication na to, itong dito na yung mga sailing directions natin. Andito na siya lahat. Andito na rin yung mga base PDF niya. Yan.
Ito ay laman lamang ang ano niya lang mga PDF files lang to. Pero kung bubuksan mo yung PDF na yun, hindi mo siya mabubuksan. So lahat ng mga publication, inutokan publication ay nakalaman na rin dito. Pero kailangan mo lang ng permit para may unlock ito at saka ma-open mo sa e-reader mo. No? Sa lahat ng gumagamit ng e-navigator, may nakita ako sa website nila na around January 29, 2021, may retirement ang itong tinatawag ating e-navigator. Abangan na lang natin next year, no, kung ano yung ating mga changes sa ating e-navigator. Sa mga e-navigator users dyan or sa mga ibang planning stations, so mag-expect tayo ng mga changes or mga upgrades, no? So kung ano yung mga bago nilang ibibigay sa atin. So maybe additional training na naman yon or maaaring additional upgrades sa atin. So maaaring mapadali o maaaring mapa-adjust pa tayo ng ilang buwan bago natin matutunan ulit. So ang importante is yung efficient yung trabaho natin at saka nagiging accurate, no? Hindi na pa redundant yung trabaho natin. So may nabasa ako, it's about the nav tour. So nung na-open ko yung nav tour siya, so ang sabi is kung ano yung inapakan mo currently sa AIS mo, connected siya sa AIS mo, so yun lang ang babayaran ng company, yun lang ang babayaran na order chart natin. So maaaring sa ibang mga company sa yan na ang ginagamit. So please mag-comment kayo kung ano yung mga experience nyo sa nav tour or mga yung mga automatic na ng mga ECDIS updates, no? Kasi ang sa amin at saka sa karamihan is ang ginagamit pa namin sa AVCS ECDIS na USB at internet via sa planning station. So sa mga medyo upgraded na ng mga company, mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga experience nyo lalo na sa nav tour. Gustong-gusto ko malaman kung ano ang experience doon. At saka mag-share tayo ng mga kaalaman nyo, no? At saka shout out sa ating mga kadete, mga AB dyan na nag-iisip mag-exam, sa lahat ng mga ratings na may lisensya ng UIC, second mate, third mate. Huwag tayong mahiya magtanong, huwag tayong mahiya mag-aral. Importante is mag-aral tayo nang hindi pa tayo doon. Kumbaga mag-aral tayo before pa sa ranggo natin. Aral na mga ganito isa AB pa ako. Hindi ako nahirapan nung during naging second mate na ako kasi itong mga bagay na to ay na kumbaga napasadahan ko na, no. Mga ratings natin, ini-encourage ko kayo na mag-practice sa bridge, magpakita, mag-aral ng mabuti. At saka yung pinupunta natin sa bridge is yung para sa kaalaman natin, para sa improvement natin, hindi dahil nagpapakita lang tayo sa ating kapitan, no? Dapat meron tayong baon pag-uwi. Sa sunod na mga barko ay magamit din ninyo, no? So maraming salamat at mahaba na yung video na ito. Maraming salamat. Nagustuhan nyo ba ang video na ito at nakakatulong ba ito para sa inyo? I-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa mga susunod na update. At kung nabitin kayo at gusto nyo pang manood ng mga videos na katulad nito, i-click ang mga sumusunod na mga videos. Maraming salamat. Bye!